So, magandang umaga sa inyo mga kabukid, no? So, ngayon ay tayo ay mag cultivate ng lupa para sa ating mga papaya mga kabukid, no? Dahil yung ibang papaya natin ay napupuril sa paglaki dahil sobrang tigas ng ibang lupa, no? May iba kasing parte na matitigas, no, mga kabukid. Dahil hindi lahat ng, siyempre hindi pare-pareho ang bawat lugar ng ating mga papaya. Mas maganda sana kung uniform yung laki ng papaya natin mga kabukid, no? So ngayon ang ginagawa ko ay nagko-cultivate tayo ngayon. So siguro mga isang linggo natin matatapos 'tong pagko-cultivate natin dahil medyo tipid mode tayo ngayon dahil wala tayong pang-upa mga kabukid. So sosolohin ko muna yung pagko-cultivate. So kapag mayroon na ulit tayong budget ay hihingi tayo ng tulong sa mga tropa, no. So yun po mga kabukid. So tara. So mga kabukid, no, kaya ako kinukultivate ito mga kabukid para lumuwag yung lupa at yung ugat niya ay agad makapenetrate, no. Kagandahan lang i-cultivate ang papaya mga kabukid pagka maliit pa, pero pag ganitong kalalaki na yung ugat nito mga kabukid, gadaliri na ang laki, no. So maapektuhan ito pagka naputol natin, no, lalo kung nasa flowering stage na mga kabukid. So ang gamit ko lang mga kabukid sa pag-cultivate ay pala, no, dahil wala tayong budget masyado, so manual cultivation itong ginagamit natin. Yung iba kasi ang ginagamit nila ay yung mga machine cultivator. So mas maaluan yun, lalo kapag ka malalawak o maramihan yung tanim, no. So sa pagganito lang naman sa akin, kakaunti lang naman itong tanim ko mga kabukid. Mga nasa 1,000 puno lang itong good na tinanim ko. Kaya manual lang yung pag-cultivate natin mga kabukid, no. Para mas maganda yung lupa. Ito mga kabukid, no. Itong punong ito mga kabukid ay dating lalaki. Kasi ang butong tinanim ko galing sa palengke mga kabukid. Nagtipid ako eh. So meron tayong lalaking papaya. So ako kasi hindi ako masyadong naniniwala na pag pinutol natin itong lalaking papaya ay magiging babae daw. Pero sabi ng mga naunang, siyempre may mga nauna sa atin nagtanim, yung matatanda. Sabi ay putulin daw at magkakaroon daw ito ng tsansa na magkaroon ng babae. Kaya ito, tingnan nyo. May tatlo tayong sanga, no? Pinutol ko to eh. May tatlo tayong sanga at nasumuloy. Isa, dalawa, tatlo. So hindi ko pa tukoy kung ito nga ay babae alinman sa tatlong ito. So problema lang dito, maproseso mga kabukid, no? Matagal. Kaya mas maganda kung kapag may babae o kapag may lalaking papaya, patuloy na natin, palta na natin, no, mas maganda, no? So may suggest ko lang mga kabukid, mas maganda yung F1 na variety. Yung buto na binibili sa mga company seeds, yun talaga mataas ang tsansa na walang lalaki mga kabukid, no. So yun lang, ito yung nangyari. So tulad dito mga kabukid, no, lalaki itong papaya na to. So yan, no, nakita nyo, mahaba yung kanyang bulaklak. So wala na itong pag-asa mamunga mga kabukid. Magbubulaklak nito ng bubulaklak at wala na to.
So sabi, di ba, puputulin natin. O, testingin natin. Testingin natin, putulin. Pero para sa akin, mga bukid, wala na to. Hindi na to. Kapaltan ko na to na iba. Okay naman mga kabukid, ay tatlo agad yung itanim nating buto dun sa seedling bag. Tapos hintayin na lang natin kapag naitanim na natin o na-transplant na natin dun sa field. Hintayin na lang natin kung alin dun yung lalaki dun sa tatlo natin tinanim, no? O, tikita natin dito, yan katulad ng larawan nito mga kabukid, no? Hintayin na lang natin mamulaklak. Putulin natin yung lalaki, tapos itira lang natin yung babae syempre, no? Sa ngayon mga kabukid ay nakatapos na tayo. So magtatanghali na mga kabukid, no. So alas 11 na ngayon. So uwi muna ako at bukas ulit tayo magkukultivate ng papaya. Titingnan natin yung ibang pagitan ng papaya dahil may pagitan yung papaya natin sa bawat isa. So makikita nyo dito, may pagitan tayo dito sa area na to mga kabukid. So kailangan natin mag-isip ulit ng itatanim, no. So iniisip ko magtanim ng kalamansi at iba pang halaman mga kabukid para mas maganda yung kumbaga ay meron tayong mga naka-reserve na pananim, no, mga kabukid, no. So in the future ay pagkat natapos na yung cycle ng papaya, so meron tayong kalamansi na doon naman natin ibubuhos yung ibang effort natin mga kabukid pagkatapos natin magtanim ng papaya, no. So hindi rin mawawala yung pagtatanim natin ng papaya. Meron din tayong ibang tawag dito. May iba rin tayong lugar dito na pwede nating pagtamnan ng papaya mga kabukid, no. So sa ngayon po, maraming salamat sa inyong panonood. Sana po ay huwag niyo kalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating konting farm mga kabukid. So maraming salamat po. Paalam.